So what's up YouTube, welcome back to my channel, and on this video we will be cleaning the All-Star Converse High Cut. So cue in the intro. And we're back. So I've placed the shoe tree inside of the shoes, right? Shoe tree, right? And then we are using crepe cure to clean our shoes. So a little disclaimer: this will be a all Filipino language vlog. So if I do have English. English listeners or viewers, I'm really sorry. And then for this one, this will be as I mentioned a while ago, this will be pure Filipino. So the English will stop here, and then the Filipino language will come after. So this is the All-Star Converse All-Star Black that we will be cleaning using the crepe cure. Okay, and then there's a separation on the soles, okay? So i-address natin yan by also using either shoe glue or mighty bond to para madikit yung mga separation on the sole. So yan, medyo matagal na itong sapatos na to sa akin. Wala pa ako asawa na sa akin itong sapatos na to. So yan, linisin muna natin yung sapatos bago natin idikit, and then yun. So yun, linisin na muna natin yung sapatos. So i-top view ko yung camera para makita nyo kung paano ko linisin yung sapatos ko. Okay? So kailangan mo lang naman dito is yung crepe cure na solution, or pwede rin rejuvenator, and then isang bucket na water. So yan. Okay? So yun, change camera angle. Alright. Ayan, so kita nyo yung sapatos. So you set aside muna natin yung left side. Itong right side muna yung gagawin natin. So lagyan natin siya dito, left side, patungan ng camera natin. And also water. Tapos ito yung ating crepe cure. So isang squirt lang. Tatlong squirt ang usually ginalagay ko sa ating solution, either rejuvenator or crepe. So tatlong solution, tatlong squirt, and then water. Tapos syempre gagamitin dito is yung rejuvenator all-purpose brush na ating brush, since canvas naman to, and then for the uppers and also for the lower part or the sole. Okay, so yan, scrubbing na natin. So normally dito ako nag-uumpisa sa midsole, and then after sa midsole pumunta ako sa taas, and then pinakahuli na yung sa sole mismo. Then normally circular motion ko siya ini-scrub. So yan, medyo matagal na rin tong sapatos na to na hindi na i-scrub. Taon na din. Then tako sa taas, sa upper part. Okay, then okay, right. So sana huwag na mahulog yung camera natin. Nahulog yung camera natin kanina. So yun, bubrush ko lang siyang ganyan sa midsole, and then tako sa upper, balik ako ulit sa midsole, then sa likod same din, a circular motion. So mostly yung mga dirt nito is nag-accumulate ng years. So I would expect na yung iba sa kanila hindi matatanggal agad. So kailangan pa nating, like for this one, kailangan pa nating mag double coat ng ating solution. So okay lang din yan, kasi ayos lang yan. Okay. Then sa bottom part, then sa kabilang side.
So, medyo careful ako kasi kanina nabump ko yung camera. So, nalaglag siya. Tinahawakan ko. So, yun. So, sa sapatos, meron ding ibang mga parts na medyo hindi magka-come off, na medyo tumagal na, nandiyan. Like, for example, itong mga to. So, skid mark siya. So, medyo mahirap ng, ano yan, paputiin pa. So, personal preference ko lang din naman na medyo madumi yung mga sapatos kasi cool naman siya at madumi. So, yun. Then, after nyo sa uppers, okay, punta na tayo sa sole mismo. Still, pa-circular motion pa rin yung sa sole natin. Okay, then, after that, dampiin natin siya ng cloth na tuyo. So, kung tulad nito, may mga iba pang ano, dirt. Okay lang din yan. Pwede pa natin pasadahan ng isa pa. So, yun yung gagawin ko ngayon. Isang pass pa ulit. Para at least malinis talaga siya. So, tang. Circular motion. Pababa. Circular din. Okay. So, dapat lagi nyo unahin guys yung taas, then yung middle, then saka yung ilalim. Just don't forget, sa mga surface, dapat lagi kayo may cloth na ano, ito yung cloth dito, dun yung ipapatong yung shoes. Para yung dumi ng shoes, hindi mapumunta sa table, or sa sahig, or something. So, sa cloth pa rin siya. So, itong mga ginagamit ko yung pangsasakyan na cloth para absorbent siya. Ayan, may separation. Mamaya, didikit natin yan. Sana may dikit natin maayos. Then, dito sa ating sole. So since didikitan natin yung gilid na to, iscrubin ko rin to, yung side na to, para matanggal yung mga dumi. Alright. So hopefully sana dumikit na yung didikitan natin dito later. So alright, yan, medyo malinis na siya. Let's put that into the side, then let's work on the other shoe. Ito yung right, ito yung left side. Okay, we'll work on the left side naman, similar din, treatment ganun din sa taas, sa mid, and then saka sa sole. Tapos syempre itong separation, medyo malaki na siya. Ibubrush din natin yan, itong area nito. Okay? Tapos yung tang, kailangan din natin
i-brush yung tang. Okay. Dito tayo sa bottom part. Kitty part. Okay, let's wipe them out. Tingnan natin kung ano yung result, kung babrush pa ba natin yung baba or kailangan pa ba. So on this side, medyo kailangan pa on this one, then on this one, no? So ayan, babrush natin sila ulit. We're done on the left side. So may mga ano pa, may mga nalulumi pa. So another pass siguro ang kailangan nito. Okay? So right side, left side, and this is the right side. So ayan, yan na yung kung paano sila na wash. So we will just set them aside muna on this side here. Tapos mamaya pag medyo tuyo na sila, didikita natin itong mga area to. Okay, so mamaya ulit. And we're back. So medyo tuyo na naman na siya. Okay, so tayo natin itong shugu for our tingnan natin kung didikit siya. Shugu. Medyo matigas na yung shugu ko, guys. Ayan. So, gagawin lang natin, i-spread lang natin siya dito evenly. Sana dumikit siya. Ay, medyo dumidikit yung shugu. Failed. Pero hindi ko alam kung medyo matagal na itong shugu na to. Kasi hindi masyadong nagagamit. So we're switching from shugu into mighty band. Okay, so tingnan natin kasi kahit may nilagay na ako, hindi pa rin siya dumidikit. Well, dumidikit siya na onte. So tingnan natin ang mighty band para kahit papano, tingnan natin kung didikit talaga siya. Okay, mighty band it. Okay, so thank you. Oh shit, dami. Ay! Yun lang, pag magma-mighty band kayo, ingat lang kayo kasi madikit to. So, pwedeng dumikit sa yung daliri nyo, pwedeng dumikit sa shoe. So, pag nadikitan kayo, hugasan nyo lang ng tubig sa mga tatanggal yung mighty band. So far, mighty band yung dumidikit for us. Kasi baka dahil matanda na yung shugu. So, yun. Ika-clamper down nyo lang.
yung shoe nyo, then didikit na siya. Medyo ano lang, wait lang kayo, didikit din yan. So kung meron kayong clam sa bahay na mas madidikit mo siya, mas maganda yan, at least i-leave nyo na lang siya dun sa gilid, tapos didikit na siya on his own. Oops. So since wala tayo nun, mano-mano. Right. So ika-clamp down nyo lang siyang ganyan. Add nyo lang siya ng pressure. Tapos we'll see. Diba? Alright, so this one, and dumikit na. Medyo may namumuti lang na side dito. Try ko kung matatanggal pa natin yan. Pero normal yan. Dahil sa Mighty Band. Okay, natin kung matatanggal pa siya. Ayan. So yan, tanggal naman yung whitening. May tingin dito. So, yun. So, this side, okay na. Itong kabila, medyo dumidikit pa siya, fresh pa siya. So, set aside natin sa kabila. Right. So, yan. So, dito naman tayo sa side na to. So, yun, kita nyo. So, i-mighty band din natin yan. Since, yung shugu, hindi masyadong dumidikit. Dahil matanda na siguro yung shugo. So, Mighty Band sa gilid. Squeeze nyo lang yung onto. Oops. Okay. Press down nyo lang para dumikit siya. Ano kung matibas ako na. So ayan, dikit na siya. So ingat lang kayo kasi medyo madikit siya. So pag nadikit lang kayo sa kamay, basain nyo lang agad para matanggal yung glue. So normal to, again. Dahil sa Mighty Band, namumuti siya. Normal yan. So, huwag kayo magpanik pag namuti yung ganyan. Namuti yung sole nyo. Okay lang yan. Sabihin, nasobrahan ng Mighty Band. Alright. So, okay. Ay, may magaling pala dito. Alright. Medyo nabawasan yung dumi. Okay, set this aside muna sa gilid. Then, dumun tayo sa kabila. Ito, here we go na ito. Natin kung meron pa itong isa. Ay, tibangan po, meron pa. Mighty Band. Mighty Band baka naman. Okay naman. So, okay tayo ng pressure. Ayan, dumikit sa iba. So, pag ganyan ay dumikit, tagdagan lang natin ng Mighty Band. Dumikit eh. Hmm.
So mas nakakatulong na nakagantong posisyon yung shoe para mas madali nyo siyang ma-pressure yung ididikit nyo. Lalo ganito medyo mahaba yung ididikit mo part. Alright. So medyo clamber down na siya. Again, kung may clamps kayo sa bahay, mas madali ito. Mas okay. So, lalagyan nyo na siya ng clamps. Tapos, hindi para ma-pressure siya. Ganun. Oh well, hindi dumidikit tong part na to. Tong part na to. Hindi dumidikit. Pero okay lang naman. At least na may personality yung sneaker. So, wala. Ito. 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 Okay, clamber it down, mga ilang second siguro, then didikit na yan. And wala, yan, nadikit na siya. Medyo may separation lang pero konting clamber lang, yan. Okay, hindi siya ganun ka-perfect pero pwedeng-pwede nyo gawin sa bahay. Alright, so mapansin nyo may mga dumi-dumi pa. Yung mga dumi-dumi pa yung ibang area. So ito may dumi-dumi pa din. Okay. So since yan, so hindi ko pa rin sure guys ah kung talagang effective to tong Shugo, kasi itong Shugo ko medyo matagal na sa akin to. So hindi ko lang alam kung bibili ako ng fresh Shugo na same result, pero for this one hindi siya gumana. And ang gumana sa atin is yung Mighty Bond. Okay. So, okay. Yan. So, yung gantong whitening, okay lang yan. Kasi nasobrahan ko ng Mighty Band to. So, ayan. So, may mga whitening sa gilid. Okay lang yan. Sobrang Mighty Band lang yan. So, sa baba naman. So, hindi naman siya kita. Alright. So, ito yung look nung, this is the right shoe. Ah, sorry. Left side and the right side. Okay. And then, dun sa mga ito, yung mga maduduming part. Yan. And yung ibang yellowing. Pwede natin i-ano yan. I-scrub ulit. Natin kung lalabas pa. Or matatanggal pa. Okay. Alright. So medyo yung iba hindi na natanggal kasi medyo katandaan na nandyan sila. So good thing meron akong Sharpie. Ito, yung Sharpie na white. So pwede nating pinturahan yan and then babalik ulit yung ultimate na pagka-white nya. So kailangan lang i-shake nilang siyang ganyan. Okay, this one, paint, aperture, okay. So Sharpie, right. Tapos bukas nyo, yan, malaking brush siya. And then, apply nyo lang siya. Step. Paganyan. Okay, paint over. This one, paint over. Siyempre, hintayin nyo lang natin siyang matuyo. Ganun ka perfect yung paint skills ko guys, so pardon me. Yan. Parang bumalik yung puti niya.
Oops. Oh no. Lagyan ko lang ano yung black. Pwede pa yung tanggalin to. Ayan. So, nabubura naman siya, guys. So, kung nagkamali kayo, like that one, pwede nyo siyang burahin. Basta hindi pa siya nagsiset. May natutuyo. Ayan. Alright. So, yun yun. Comparison for this one and this one. Okay. So, siguro, pipituhan ko yung the rest of cam na. So, yun. Siyempre, laces. Alam niyo akong, yung laces, alam niyo akong paano ko nililinis to. Tinutulbog ko, tinalagay ko lang siya dito, tinatulbog ko lang siya dyan, tapos binabrush ko using nung all-purpose brush. So, yun. So, okay, change tayo ng view. Hi guys, so ayan, nag-change view na tayo. Sana nagustuhan nyo yung paglilinis ko ng sapatos and also pagpipaint ko ng mga whites. So, hindi ko lang alam kung imamontage ko yung pagpipaint ko nito ng ibang area or off-cam na lang. So, yun. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nakatulong to sa inyo kung paano nyo i-redicate or i-dicate yung mga nag-detach na sole nyo from the sole itself. So, kung mayroon kayong sole detachment, ganun yung ginawa natin. We've used Mighty Bond para dumikit yung sole natin. Kasi yung shugo natin is medyo matanda na. So, hindi ko alam kung di talaga siya masyadong dumidikit or talagang ganun lang talaga yung consistency niya. Pero so far, on this video, ang nag-work sa atin is yung Mighty Bond. And then, also, bago tayo magdikit ng shoe, mas maganda, linisin muna natin sila using any solution na gusto nyo. Pero on this video, ang ginamit ko is Crepe Cure. Okay? Before maghanap ng rejuvenator, which is yun talaga yung mga pang sapatos. Hindi ko lang alam kung yung ibang panglinis, kung okay din siya. And then, para masolve yung yellowing or yung yellowing dito sa midsole, ang ginamit ko is Sharpie marker na white blank. Okay? So, kung gusto nyo bumili ng Sharpie marker, meron ito sa National Bookstore. Kung gusto nyo bumili ng Crepe Cure, meron ito sa mga Toby's sports outlet. Meron to in na malapit sa inyo. So, syempre, kung gusto nyo bumili ng Mighty Bond, okay, meron to sa Ace Hardware. Any Ace Hardware na mapunta kayo, meron ito. Pero make sure na yung pipiliin nyo is pang rubber. Kung rubber shoes ang ididikit nyo. Kasi meron din sila pang formal shoes or yung dress shoes na tinatawag. And then for shugo, kung gusto niyo ng fresh shugo, meron din ito sa Ace or meron din dito sa Handyman or meron din ito dun sa mga Toby store na nakikita natin. Toby store, Olympic Village, meron din ito noon. So, 'yun. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please leave a like and comment down comment your reactions or kung anong naisip niyo about this video sa comment section down below. And I hope mag-subscribe kayo sa channel na to. And kung mayroon kami sa suggest for our next video, please do so on the comment section down below. Thank you again and see you on the next video. God bless, peace, and boom!